Maya po na adlaw sa iyo na tanan. Ako po si Michaela. Bangon na! Hamos! Paniaga kita. You are never alone. Mga kaigmanghudan, naka-experyensya na po ba kamo sa na ginatawag na deep loneliness? Inang grabe na kamunduan. Alam niyo po, sabi sa nusad sa mga pinakapaborito ko na lay preacher, na magkaiba an isolation with God kag an isolation in times of loneliness. Magkaiba po ang loneliness kag solitude. Dako po ang diferensya sa nanaduha. Loneliness is the pain of being alone, habang ang solitude is the joy of being alone with God. In pagkakontento kag kalipayan na mo kaupod ang Dios, na kamo lang naduha. Kag madalas po siguro kaya kita nakabatsag sa na loneliness kasi may mga ginadaradara kita na problema na maburubugat na di naton masabi sa iba naton na kaamigo o maski sa pamilya naton mismo. Igos ito na beses na nagkwento sa ako na nakon amiga. Sabi niya na may time daw sa iya buhay na nag-agi siya sa kamunduan. Kag sa tanang tiyempo, grabe gayo din iya problema sa pamilya tapos sa finances na to the point nakapikapoy na gayon siya. Tapos usad na adlaw, kaupod niya ang iya best friend nagkaon sinda sa usad na restaurant. Pero bagay napansin sa niya best friend na bagay dili maayo ang iya atmosphere na bagay kamundo, bagay may mali. Tapos out of nowhere, ang ginhimo sa niya amiga, ginsakom niya siya. In a tight hug gayod, kag sa ito na momento, dahil sa ito na pag-hug sa niya best friend, dili niya napugulan na niya pag-times. Dili niya makontain, hagulhol gayod siya. Tapos aram niyo po, sabi niya sa akon, sa ito na momento mismo, na dahil sa ito na hug, na simple lang na hug, nakabatsag sa sense of release. Na sa kinadugay-dugay niya na pagsadiri sa niya mga problema, that she often feels confused and sad. Na the past few days and weeks sa niya buhay, gusto niya maging masadya, pero dili niya kaya kasi nga dahil sa mga problema niya. And na-realize ko man habang naginaga-istorya siya sad to na beses, na our suppressed feelings makes it hard for us to recognize the other parts of us. Kaya kinahanglan tagayod ang ating friends, family, and most especially, we need God. Kag maaraman taman na paagi sa ito na kwento sa amiga ko, na when we have a friend who is struggling, we don't have to please them with the words that we say. Mga imposing pieces of advice. A single tight hug will do. Sapat na ang sakom. We don't have to say anything. And may pabatsyag lang natin sa inda na dili sinda nag-usad, na ada ka, adi kita para sa inda. Kagusad pa siguro na lesson na makukuha natin is, it's really important for us to acknowledge the pain and the struggles na igo kita. Do not deny it. Feel your feelings. Pero sabi gani, feel your feelings in the presence of the Lord. Magreklamo ka, magtangis ka sa atubangan sa Ginoo. And for sure, there will be no judgment, no condemnation. Mampamati lang siya sa imo. Kag sa mga problema na ginaagihan naton, kag igo kata sa oro adlaw, it's like God is telling us today na, hey, I see your pain, even if you're trying to hide it. I hear all your cries, even if you're not saying it. And I am always here. And mga kaibanghudan, God still loves us, even if we are trying to run away from Him. Isolating ourselves from Him sa iba ng mga tao na ginatry natin himuon na antanan, kayahon ng tanan, san kita lang. Kaya friend, are you lonely? Lagmata ka ba yun ang naadlaw na sad ka? Namunduon ka? Dumdumunta na maski nano ang mangyari, ang atong Diyos, Emmanuel. God is always by our side. Which means, we are never alone. Mga jikita, Ginoo, salamat sa dili pagbuhi kag pagbaya sa akon na naman ang mangyari sa buhay ko. Salamat kay ada ka for me,
one call away per milang available 24/7. Puligi man kami na ma-overcome ang loneliness na nababatsyaga namon kag mahanap ang kalipayan san pag-ausad, kaupod ka. Salamat sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.